Nandito tayo ngayon sa may G Araneta. All the way to Manila Bay. Trucks. Oh, nakita natin ito. Save Manila Bay, yes, to White Sand. Pag pwede na, yun na, pag pwede na, magta-trucks ako, mag-ano ako dyan. Magka-sandation ako dyan, mag-okay na. Ngayon, 5 PM na, parang mas lalong dumami yung tao rito na pinapanood itong White Sand dito sa may Manila Bay. Today is September 14, 2020 and nagbabalik ulit tayo dito sa may Ross Boulevard malapit dito sa may Manila Bay. So, ngayong September 14, marami pa rin mga tao dito na namamasyal. Marami mga, may media rito na nagko-cover. And silipin natin na konti yung dito sa may White Sand. Ang dami nag-aabang sa White Sand dito. Ang daming gustong makita yung mga nangyayari ngayon dito. Yung nakikita natin na kulay white na yun, banda ron, yun yung GeoTube. And then, yung nakikita naman natin dito sa pagitan ng White Sand tsaka yung black, ang tawag dyan ay geotextile. So ang purpose niyan is para hindi maghalo yung itim na buhangin tsaka yung white sand. So meron silang pagitan. So and then yung trash boom na nandun para pangharang ng basura. So as you can see, marami mga tao rito ngayon na nandito, natutuwa. And then kinaabangan yung mga pangyayari dito. So lalapit tayo na kaunti. Na nasakop nila ng mga ano rito. Dito, parang mas dinagdagan pa nila yung white sand dito. Medyo kinapalan nila ng konti. Kasi kanina umulan. And then, etong kahapon, nakita natin, hindi pa ganyan kataas yan. Parang tinambakan pa nila. Ang lawak na. Ito yung phase 1. Meron daw ito hanggang phase 3. So, phase 1, etong kabuuan na nandito na nakikita natin ngayon dito sa harap. Magaling itong ano, spasyon. Tingnan natin dito sa may bandang likuran. Ayan. Ang daming mga kababayan natin na nandito. Talagang inaabangan yung mga pangyayari dito. Yung mga nagaganap dito sa Manila Bay. Lakad tayo dito. Silipin natin sa may bandang Ross Boulevard. Then silipin natin banda ron. Try natin bumaba para makikita natin yung mga nangyayari. Mukhang may mga cover natin to. May nagra-rally. Lalaway ka ba? Wala naman akong gagawin mamaya. Wala akong gagawin mamaya. Open na open ako. Pwede naman tayo mag-call. May joke lang. Ano yung tanong mo? Ikaw ba? Gisiling ka dyan? Ha? Hindi ako marunong lumangoy. Hindi? Oo, sayang. Kung marunong. Lulutang ka naman dyan.
Nag-aasar pa si ate. Mag-ano lang ako dyan, Sunday. Sunday. Naka-trunks. O, nakikita natin ito. Save Manila Bay, yes to White Sand. Pag pwede na, yun na, pag pwede na, magta-trunks ako, mag-ano ako dyan. Magta-Sunday din ako dyan. Mag-okay na. Pag mababa na ang coliform. Talaga yun kay Models of Manila, no? Ay, ikaw ba yun, sir? Si Models of Manila? Ah, ikaw pala yun, sir. Nice meeting you, sir. Yes, sir. Ano sa tingin nyo? Okay lang o medyo bias? Manalo, sir. Okay. Okay naman. Patas naman. Okay, so, parang nakakain na sila eh. Ako, papasalamat pa rin ako sa GMA kasi binigyan tayo ng opportunity mag-explain. Diba? Hindi lang yung mga nag-rally anti yung in-explain natin. Pati yung tayo, binigyan din na tayo ng boses. So sana pati yung mga ibang station. Yes. Sana o, pag nakita nyo, tawagin nyo. Yes, sir. Para labas din tayo sa kanila. Kaya nga nilalabanan natin. Okay, so yes to one. Baba tayo ng konti. Sir, thank you. Salamat. Thank you, sir. Salamat natin. Baba tayo ng konti rito. Tingnan natin dito sa banda. Bandang ibaba, dito ang daming mga tao na gusto makita itong White Sand. Ito yung kapag naging open na to for public. Yan. So, ngayon inaalaw na nila na makuna ng video ng malapitan. Oh. Yan. Pasig tayo ng kaunti. Ganda, no? Ang lawak na. Lawak na ng nasasakop nila. Ang daming tao na natutuwa. Ngayon 5 PM na, parang mas lalo dumami yung tao rito na pinapanood itong White Sand dito sa may Manila Bay. Nakita ulit natin ang kaunti. So andun yung banda yung mga geotubes, and then yung sinabi ko kanina, geotextile ang tawag doon, sir, di ba? Yung ano na yan? Para hindi maghalo yung itim na buhangin tsaka white sand, yung dolomite. Lawak, no? Ang lawak na ng sakop nila rito. Lapit tayo naman doon. So napapansin ko marami na rin mga riders ngayon dito na sinasadya or binibisita itong Manila Bay. Yung last time na nag-update tayo, etong barko na to, matagal na to nandito. Naka-pwesto yan dati rito. Pero ngayon nandito na siya. Ito yung barko na to, dati yung nagtatanggal ng burak sa bandang ibaba. Kinukuha niya yung gamit yung malaking parang crane na yun. Parang excavator. Hinukay niya yung mga burak sa ilalim, tapos nilalagay sa isang barge yung katabi niya, isang barge. So lakarin natin dito. Mas lalong sumisikat na ngayon itong Manila Bay dahil sa White Sand. Imagine, doon pa nga lang yung pagkakalagay ng White Sand eh. What more pa kaya kung hanggang dito magkaroon ng White Sand, hanggang doon. Sabi kasi ni Yusek, tatlong phase daw yan. Phase 1, phase 2, phase 3. So ngayon, phase 1 pa lang yung ginagawa. Almost 500 meters yung lawak.
konti rito. Yan, ang ganda ng view rito. So dito sana medyo maayos din kasi parang binabaha yung part na to eh. Sana siguro sa susunod na mga araw, ito naman yung aayusin. Pero so far, yung banda ron, sobrang ganda yung white sand. So as of September 14, 2020, today, ito po ang update natin sa Manila Bay. And maraming maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin today. And thank you so much po sa support sa inyong mga viewers. Maraming maraming salamat po sa palaging pagsama sa akin sa mga updates na to. And dito po sa Manila Bay, lagi tayo mag-update dito. And susubaybayan natin yung mga kaganapan dito. Once again, thank you so much and God bless po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.